Hello po mga kabambu, welcome back sa aking channel sa Hamnidas Bamboo. Itong nakikita nyo ngayon ay tanim ko na iron bamboo o yung tinatawag na Guadua angustifolia kun. Iron bamboo green, isa sa common name nito. Ito po ay napakatibay na bamboo. Ito yung tinatawag nilang vegetal steel, no? And one of the best species, no? Bamboo species in the world. Tingnan nyo, malaki na. Ito po ay 3 years and 3 months since itinanim po. Itinanim ko ito ng September of 2020, nung panahon po ng pandemic. Marami na po yung puno na makikita natin at saka malalaki na. Abot na ito ng mga 3 to 4 inches diameter. Sa mga hindi pa familiar sa iron bamboo, hindi po ito katulad ng common na bamboo na dito sa atin, no? Na yung mga puno ay malalapit lang. Kung titingnan niyo ito, no? Yung distance nitong isa ay mga 2 feet ang distance ito isa, oh. Ito ay tinatawag nila na open clumper type of bamboo or semi runner daw tawag nila dito. So in 3 years time nagkakaroon na po tayo ng ganito kalaki. Ganda na siyang tingnan, saka ang tibay nitong iron bamboo na ito. Ito yung actually yung proof ko na yung sinasabi ko nung ibang post ko sa Facebook. Ito yung proof na ang iron bamboo ay hindi pala nagre-require ng mataas na elevation, no? Kung ilang meters above sea level yung pagtatamnan natin sa kanya. Kasi nandito ito sa city, no? City ng Mandawi. Kapag i-search nyo po, ang Mandawi City ay only 12.2 meters above sea level. Kahit na ganun lang, no? Ay magkakaroon pala tayo ng malalaking poles ng iron bamboo. Tingin ko dito, ito'y dahil sa ganda ng lupa na nandito na pinagtamnan ko itong area na ito. Medyo sandy po ang lupa nito sa ilalim at saka hindi ito masyadong natutuyo itong area na to. So yung kailangan niyang tubig ay palaging nandyan, kaya mabilis siyang lumaki. Titingnan natin ilan na itong malalaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito sila, ito yung mga nauna. Ito yung mga nauna, ito. Ito naman. Ito lang ito. Medyo matatanda na sila. Yan pa isa, yun, oh. Itong mga green pa masyado, ito yung mga bago pa. Bago pang lumabas na shoot. Ito po, kung titingnan nyo, ang ganda. Tsaka matuwid siya masyado. Kung mapapansin nyo, kapag i-compare nyo itong mga malalaki na dito sa mga maliliit, yung mga nauuna, ang dami talagang branches nito ng maliliit pa, oh. Tingnan mo, tingnan nyo, yan, oh, yung branches nila, dami. Pero kapag itong malaki ang titingnan nyo, yan, tuwid na tuwid, at saka yung branches nila ay nandun na sa taas, nandun na.
Kaya madali lang itong i-harvest, hindi katulad ng ordinaryo nating kawayan tinik na ang dami pong branches sa baba tsaka ang hirap i-harvest. Kaya ito yung kuan, maganda itanim. Maganda ito sa engineered bamboo. Tsaka isa pa mapapansin nyo, yung nodes niya maputi. At saka malalapit lang, no? Yung nodes nila. Ito po. So, siguro kapag aabot pa ito ng mga 3 taon pa, siguro mas lalaki pa ito. Ang nabasa ko nito, yung maximum diameter nito ay nasa mga 5, no? 5 inches diameter. Yung iba nito 3 or may 4 na yung isa doon sa malayo. So siguro mga next year yung lalabas nito ay abot na ng 5 inches ang diameter. Okay, so sa mga gusto pong bumili ng iron bamboo, ang dami-dami ko na pong seedlings, no? Kayang-kaya ko na po mag-produce kahit thousands, no, ng ganito iron bamboo. Dami kong cuttings, kanina ko pa ito nilinisan, daming cuttings dito, tinatapon ko na lang kasi hindi na ako gumagamit ng cuttings kapag ako ay nagpo-propagate. Marami na akong materials na pwedeng gamitin for propagation, hindi na ako nagka-cuttings. Dami na po kasi ng mga seedlings ko. Nung September nakabenta ako ng 3,000. Isang LGU po yung bumili ng 3,000 po na seedling ko ng ganito iron bamboo. So dami nun, 3,000. So after mga 3, siguro more years, no? 5 years, 7 years. Dami na nun yung 3,000. Ito yung isa sa pinapromote ko na bamboo para itanim kasi multi-purpose din po ito. Marami din po itong magagamitan. Kasama na yung giant bamboo, Rodendro calamus asper, yung kawayan tinik, at saka rin yung black bamboo din po. Kaya lang medyo mahirap ipropagate yung iron, yung black bamboo. Itong iron bamboo ang pinakamabilis ipropagate. So ito po, pinapakita ko sa inyo ngayon isang proof, no, na ang iron bamboo pala ay hindi masyadong nagre-require ng elevation kung ilang meters above sea level. Kasi yung Dendrocalamus asper kailangan yata ng mga 400, no, meters above sea level or 600 meters above sea level pataas bago mo makuha yung ideal na diameter nila. Samantalang itong iron bamboo, pwedeng-pwede, no? Ito pinopromote ko, ito yung gusto kong itanim, yung malapit sa ilog. Kasi yung malapit sa ilog, sandi rin yung lupa nila, tsaka may tubig din, no? Kasi malapit sa ilog o sa sapa. So sana po nagustuhan nyo itong pinapakita ko ngayon. Ganda. Ganda, di ba? Kung meron kayong tanong tungkol sa iron bamboo, pwede rin nyo pong mag-comment doon sa baba. Kung mag-inquire kayo ng seedlings. Marami po akong ganito. Sige po. Thank you po.